ako mag-isa. Kasi dito ako sa accommodation ko. Yan, so normally pagtapos ng work, dilim pa na. Yan. Normally pagtapos ng work, hindi pa pala tapos yung work kasi yung magkaroon ng curfew hanggang 4 p.m. So before 4 p.m. umuwi na kami. Tapos itinutuloy na lang sa bahay yung trabaho. So eto na siya. So ayan. So pero bago 'yun, yung work kasi, ayan. Ayan, sinasabayan ko siya ng actually unified. Kapag may mga trainings and orientations, lagi akong na-attend para yun kasi yung doon ako makuha ng extra income habang nagtrabaho ako dito sa Maldives as OFW. So, this is for the preparation then for the future. I believe I can fly. So, suwi na sa work siya ngayon. So, actually, break time niya. Nandito siya sa bahay nila. Na kumakain siya. So, ayun. So, ayun. Nandito ako sa accommodation. Tapos na yung training namin sa Unified. Tapos na rin ako sa work. Ang gagawin ko is yung activity na ginagawa ko is maghanap ako ng may mga kausap na tao, mga business partners, ayan. Yun yung activity ko after ng work, saka ng training. And then, nag-note down ako ng mga kailangan kong gawin. At saka, meron kasi kaming presentation sa Friday, so magpa-practice din ako. So, yun yung mga activity ko after work. May mga ginagawa pa ako. Hindi ako agad na natutulog. Kumbaga, kung ano yung matatapos ko ngayong araw, tatapusin ko na siya. So, ayun. Pero bago yan, di ba? May kukwento kasi ako. Kaya nag-upload ako ng video. It's a bit lang. Ano? Natusan ko kasi si Erwin bumili ng hair conditioner sa buko. Sabi ko, bilhin niya ako ng conditioner sa buhok. So, syempre, binili niya ako, di ba? So, ito yung nangyari. Nung binili niya po ako ng conditioner. Si Win, inutusan ko bumili ng conditioner. At good news, nakabili po siya ng shampoo. Very good, di ba? Ang sweet niya, no? Kahit hindi ko kailangan, bibili niya para sa akin. Minsan kasi, ganun yung mga lalaki, di ba? Ano, basta parehas, kukunin na nila. Parehas yung kulay, parehas yung pangalan, yung brand, yun na yun. Kasi wala, hindi naman sila complicated na tao, di ba yung mga lalaki? Oo, hindi lang sila. So, unlike tayo mga babae, taray, babae, ano? Hey! Check natin yan, pati lahat sa likod. Ingredients. Pati ingredients. Paano gamitin. So, ano ba yung may tutulong ito sa mga sa buhok natin. So, yun, wala silang ganun. So, kung yung sinabi mo, yun lang. So, ito po, yun nga yung nangyari, diba? Nakabili siya ng shampoo. So, moral lesson doon, huwag ka mag-uutos. Huwag ka na mag-uutos. Diba? Kung kaya mong bumili, ikaw na yung bumili. Utos ka pa eh. Yan tuloy. Dalawa na yung shampoo mo. So, ito pa. Ito pa isa. So, normally kasi, siya yung bumibili ng mga panlaba, mga toiletries. So, may budget siya doon, no? So, yung toilet, yung panlaba ngayon, sabi ko, magbili ng buong panlaba, yung liquid. So, may fabric conditioner na yun, mix. So, ito po yung nangyari, no? Nung bumili siya at pagdating niya dito. Diba?
pagdating niya, pagdala niya dito. So, nakita ko. So, ito po yun. Diba? Tingnan niyo po. At congratulations. Nakabili po siya na floor cleaner. Grabe. Advance siya. Alam mo, kailangan ko din to eh. Pero I'm thankful kasi at least may floor cleaner na ako. May extra shampoo pa ako, diba? Napakaganda. Napaka-sweet. Kasi diba, alam, nagagamit ko rin po yung floor cleaner dito sa bahay. Diba? So, ganun talaga serving. Kung ano yung importante binibili niya. So, nadodoble lang. Ha! So, bumili uli ako nung panlaba. Yun. Tama naman. So, yun talaga yung ang moral lesson is ikaw yung bumili. Huwag ka na mag-utos. Kasi busy rin siya eh. Diba? Magagalit ka kapag mali yung binili. Mali yun. Nag-utos ka na nga lang. Pasalamat ka. Diba? Binili ka niya ng floor conditioner. Ay, floor cleaner. At saka ng extra na shampoo. O, diba? So, may stock ka na. So, ang ginawa ko, bumili. Bili na lang uli ng bago. Ako na yung bibili. Hindi na siya. Ha! Baka maging tatlo pa kasi yung shampoo. Game over! Nagdagan pa yung floor cleaner ko. And at charat lang. So, lagi ko naman niloloko yun. Kasi hindi yun, hindi yun lagi nagagalit sa akin. Ay! Nagagalit sa akin. Minsan din naasar ako nun eh. So, akala nyo ah. Bagi ako inaasar nun. Inaapid din ako nun. Binubuli din ako nun. So, dahil wala siya ngayon, so, siya yung siya yung nasar ko ngayon, di ba? Habang wala siya. Doon siya sa trabaho. So, yun lamang po.